Mabuti ang simbahan pwedeng mag-online mass para walang patid sa kanyang serbisyo. Pero ang negosyo ng personal care, gaya ng mga barbershop, salon at gym, makababangon lang talaga kung wala na ang takot sa mga customer nila. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. 3,483 ang mga bagong kaso ngayong araw, kaya 224,264 na ang lahat ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas. 62,685 ang active cases o mga hindi na gumagaling. 91.3% ang kasama ito ay mild, 6.3% ang asymptomatic o walang nakita ng symptoms, 1% ang severe o malala, 1.4% I'm sure alam natin noong paano yung COCC yan yung nagtatag ng 7 artificial islands. Kaya alam na yun, because we're almost the tail of the American side, sige, sunod-sunod tayo ngayon sa sinabi na, wala, ito sanction yung mga kumpanya na yan. Habang umiinit na pagkot sa lahat ng China at US sa isyu ng West Philippine Sea, naniniwala ang armed forces. Ay, we're not so much aggressive in the claim that doesn't mean we're abandoning our claim. Chino Gaston Nakatuto, 24 oras. Naninindigan naman ang palasyo na tuloy ang mga proyekto ng Pilipinas na may kontrata sa mga Chinese company. Kabilang sa mga proyekto nito ang San Diego International Airport sa Cavite, kung saan kabilang sa mga consortium nito ang China Communications Construction Company Limited o CCCC. Isa po ang CCCC sa 24 na Chinese company na pinatawan ng visa restrictions ng Amerika dahil sa kaugnayan nila sa ginawang reclamation at construction sa South China Sea. Sinabi raw ni Pangulong Duterte na pwede ipagpapag ng Amerika ang pag-blacklist sa mga naturang Chinese company. Oh!